Mga kaibigan, welcome back. Etong balita po natin dalawa. Kay Soto, pinalipad ang bola kaso na fouled out in just 7 minutes lang. Sobrang manipis po kasi ang mga pito sa kanya. At rin sa bando, mukhang maganda na talaga ang kondisyon nito. Ngayon po natin, kababayan natin, Renz Abando. Ilang linggo pa lang po mula nang ma-injured ang spinal cord nito at iba pang parte ng katawan. At kahapon lang, nanood po ito ng game ng team niya. Pagpasok pa lang ng arena, ay kitang-kita na maganda na ang lakad ng kababayan natin at mukhang good vibes ito. Magandang sinyals po ito na mabilis ang kanyang paggaling sa kanyang injury. Sa isang araw, January 24, may game sila dito sa atin sa Pilipinas. Kalaban po ang Talk and Text. Hindi man makalaro si Renz, ang mahalaga, makauwi siya dito sa atin. Ngayon, si Kai Soto naman po ang pag-usapan natin. Ano na nga ba ang nangyari sa game today ng pambato natin? Fouled out in just 7 minutes lang, mga kaibigan. Panoorin nga po natin. So eto na, mga kaibigan, kayo na po ang humusga, panoorin yung mabuti kasi feeling ko talaga napakaninipis ng mga pito dito sa kababayan natin si Kai Soto. Hindi ko kakampihan ang pambato natin porkit kababayan natin, basta yan ang tingin ko rito, walang bias yan, napakaninipis ng pito dito kay Kai Soto. Ito yung atake ni Kai, mas may contact pa nga yan, umaabante sa kanya yung defender pero hindi pinituan, pero kung si Kai ang gumawa nun, malamang pinituan siya. So ito, tignan natin yung replay, napakagandang galaw ni Kai. Isang beses lang siya tumira sa game nito. Yan, mga kaibigan, na ipasok po niya. So ito, dito na foul din ang kababayan natin. Ang nipis ng contact naman, mga kaibigan, na nag-i-insist pa ng contact talaga yung kalaban. Yung mga siko na yan, hindi naman humataw si Kai. Foul, ang pinito rito kay Kai. Para sa akin, yung mga foul ni Kai talaga ay masyadong manipis. Hindi dapat pituan. Kaya si Kai, pinaupo na lang, mga kaibigan, hindi talaga makapaniwala. So ito yung block ni Kai na lumipad yung bola. Layo na naabot ng bola. Sayang, nahuli ako, mga kaibigan. Nag-CR kasi ako. Hindi ko nakita yung pinaka, ano, hindi yung replay. So ito, mga kaibigan, foul yan. Yan, dito ako sa isang to, agree ako na talagang foul. Pero yung pinakita ko a while ago, masyadong manipis. Ito, clear foul dito ang pambato natin. Pangatlong foul po yan, mga kaibigan ni Kai. So ito, nagustuhan ko naman yung mga teammate niya rito. Kino-comfort ang ating pambato. So yan, kita naman natin pagka-dismay ni Kai. Napakabait naman ng hapon na ito. Nakakatawa naman. Ang pinag-uusapan nila, hindi sila makapaniwala sa mga pito kay Kai. So kita natin ang reaction ni Kai. Sobrang dismayado siya. So ito, naka-block dito ang pambato natin. Sayang hindi na-count sa kanya. Naka-2 block siya dito. 2 rebounds and 2 points. Ito yung isang block ni Kai. Nakadalawang block siya dito, mga kaibigan. So ito, pinitiyon dito si Kai, mga kaibigan. Napakanipis naman yan. Panoorin niyo yung replay, mga kaibigan, ha. Pasensya na kayo, naglolo kayong internet ko. Katayo na lang, straight body naman, mga kaibigan. Manipis talaga. At ito talaga nakakatawa, mga kaibigan. Hindi pinituhan si Kai sa pagkakataong yan. Hindi pinituhan. Pero nung paglapit ni Kai, siniko siya ng kalaban, siya na foul. Tingin niyo, walang contact, oh. Hindi naman humahataw si Kai. Sa kanya dumikit, hindi naman si Kai dumikit. Para sa akin, mga kaibigan, talaga napanganipis talaga ng pito dito sa kababayan natin. Pasensya na kayo, medyo nagloko ang internet ko. At least na-update ko po kayo sa game ng kababayan natin. Supportan po natin si Kai. Doon sa ilang bumabati ko sa kanya, sana tigilan niyo na po yan. Batang-bata pa ang pambato natin, 21. Napakahaba pa, napakaraming pa niyang taon na talagang bubunin at ipaglalaro ng basketball. Malay natin, one day makita natin siya kung saan natin siya gusto makita. Supportan po natin siya. Maraming salamat po sa inyo.